to see that your illustrations actually illustrate your point. Some illustrations may be inappropriate because they do not match a particular audience. Kaya kung hindi ka naman mag-click doon, eh wag mo na lang ano eh. Kahit wala ka ng illustrations. And kung wala naman talagang saysay o connection dun sa mensahe. And then, an illustration that sounds far-fetched will immediately produce questions in the minds of your readers. If you are making up an illustration, say so. If the story is imaginary, do not hesitate to tell your audience at the appropriate time. Believable. A good illustration is believable. Naalala ko, meron akong na-share din na isang church na ang katabi niya ay pharmacy malaki. At napansin ng pastor na mas marami pa napupunta doon sa pharmacy kaya doon sa church niya. No? At ang sabi ng kaibigan niyang pastor, dahil humingi siya ng advice, sabi niya, pastor, simple lang ang gawin mo dyan. Maggawa ka ng, alam niyo yung Ten Commandments, di ba si Moses? Gawa ka ng karatula na Ten Commandments, no? At sabi mo ron, for past relief, take 2 tablets. Nakuha niyo? Old and New Testament. Amen? And then, go inside, free. Kasi pharmacy yung katabi niya, bumibili sila ron. Ito, 2 tablets lang. Nakuha niyo? Amen. Amen? So we have 2 tablets na Old and New Testament. No? And then, wala na, tapos na, illustrations. No? So, mahalaga yung illustrations. Ang kaibigan nito, madaling ma-simplify, ma-intensify yung mensahe. Pero, without then, dahil kung wala namang relasyon dun sa ipinipresent mo, eh, don't do it. Don't do it. Otherwise, mapawala rin yung mga tao sa pakikinig. Or maaaring mas lalong malalim yung iisipin nila. Parang ganon, no? Paano kaya makukulik? Kasi tao ang iisip yan eh, paano kaya ikukulik doon? Eh, paano mo ikukulik doon yung ganong sitwasyon? Now, module 7, it talks about the conclusion of the sermon. So, bakit kailangan natin ang conclusion? Bakit kailangan natin i-conclude ang sermon natin? Ha? Kasi kung hindi ko close, opinion. Conclusion. Opinion. Para malaman niyo yung lesson, ano pa? To move the listeners to act. Amen. No? So, may application yun, no? Para ma-challenge mo sila. Diba? Or sometimes to encourage them, to motivate them. Diba? Or even to rebuke them. No? Kung talagang kailangan silang i-rebuke. Eh, kung talagang mga, diba? At sabi naman ng Panginoon, eh, we can rebuke them, but with love. Huwag mo rebuke, basta-basta na, ano, without love. Now, ito will tell us that those who are a bit confused, ito yung pinakagitna eh. Sino ba yung target natin? Sino ba yung target natin? Tingnan nyo, kung tatargetin mo ito, those who understand the sermon, or those who do not understand the sermon, and those who realize that there is nothing to understand. At ko yan, you know? Ngayon, nakapaloob ngayon yan sa either those who understand it, but realize there is nothing to understand. Alam nila yung sermon, pero there's nothing to be learned from the sermon. Ito naman, they don't understand the sermon, those who do not understand it and realize that there is nothing to understand today. Wala na nga silang alam, naintindihan ko sa sermon, wala pa rin silang maintindihan talaga. Depende yun sa pag-present. Di ba? So it depends on the presentation. Now, dito naman, those who understand it and do not understand it. Those who understand it and do not understand it. Ang hirap, ano? Those who understand it and do not understand it. Naintindihan nila, pero sinasadyang hindi intindihin o ayaw nilang buksan yung isipan nila sa bagong revelasyon.
ng Panginoon. Amen? Kaya dito, sa gitna ni those who are a bit confused, sa klawulahan dyan. Kaya kung ikaw ang gagawa ng mensahe, ito ang tututukan mo. Those who are a bit confused. Ibig sabihin, na narinig nila o nabasa nila yung verse na yon, pero hindi nila gaanong ma-gets. Halimbawa, meron tayong sinasabi na children's bread. Kung nabasa mo yan, parang in passing. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, I came for them to have, to receive. At sabi niya, I came to save the lost sheep of Israel. At ang sinabi niya, na yung aking children's bread na ibinibigay, ay para lamang sa mga Israelita. Ngayon, titignan mo ngayon, ano ngayon itong children's bread? Kung titignan mo sa komentaryo, ang lalalim ng pagkakaintindi. Ang lalalim ng pagkakaintindi. Subukan nyo, tignan nyo children's bread. Hindi nga gaano may explain pa. Pero kung hihiling, excuse, kung hihiling mo, kung hihiling mo sa Panginoon, ano ba yung pagkakaintindi natin sa children's bread? Simple lang. It is just the salvation, healing, deliverance na nakukuha na natin ngayon nung tayo kumilala sa ating Panginoon. Amen? Subukan nyo tignan sa ano yan, yung binigyan ni Brother Wendell? E-sword searcher. Napakalalim ng pagkakaintindi nila. Pero kung hiniling mo sa Panginoon, di ba, madaling maintindihan ng tao. Amen? Kaya nga, those who are a bit confused. No? Alam nila yung children's bread, but they don't really understand the deeper meaning of the children's bread. Na, saklaw mo na sila, pati ngayon yung mga hindi ganong nakaintindi na hindi talaga maintindihan, nakakasakay. Amen? Kasi yung lingwahe na ginamit mo ay lingwahe na nakakasakay ang lahat. So, ibig sabihin, kung tayo ay magbimensahe, ito ang tututukan natin, yung lingwahe ng mga ito ang sasabayan natin. Kasi kung mag-i-English ka na malalalim dyan, baka sabihin, anyatang naman ito. Parang gano'n ang mangyayari sa'yo. So, dapat gamitin layman's term. Layman's term. Amen? In that way, those who are a bit confused, no, ay makasakay. Those who understand ay makasakay. Those who don't understand ay makasakay. Nakuha po ba? Amen. So, yung target population natin, we should deal those who are a bit confused. Tandaan po natin, nauna lang tayo sa kanila o parang nalamangan mo lang sila ng dalawang suklay. Kasi nga, inaral mo yung mensahe. Ibinigay sa iyo yung mensahe. Although nabasa na nila yon, pero mas malalim pa yung ibinibigay mo. Amen? Na message o revelation na galing sa Panginoon. Amen? Amen. Now, Richard Mike Mayhew said, the three undervalued components of expository sermon preparation includes introductions, illustrations, and conclusions. He adds that if a preacher fails to gain his audience's attention with a captivating introduction, he has probably lost them for the rest of the message. Pag hindi mo sila nakuha ron, ay talagang, ano na, bibigay yan. O maaari, pupunta yan ang CR, pupunta yan, tatawag ng relo. Titingnan yung relo. Okay lang yung tinitingnan ng relo eh. Ang abangan mo dyan pag kinakalog mo. Buti na lang ibibigyan na relo ni Sister Annabelle eh. Lalagyan pang battery. Amen, no? Guidelines in making introductions. Now, every introduction should have a clear purpose. Both the preacher and the congregation. Does it fit the occasion? No? Eh kung namatayan yung ano na, talimi mensahe mo, eh, ano ba? Yung parang may kagalang. No? And then, does it